Balik po tayo sa mga balita. Nilamon ng apoy ang higit 1,000 bahay sa lungsod ng Davao. Sa initial na report, mga bata ang naging dahilan ng naganap na sunog. Si Noreen Igonia sa report. Umabot sa 1,200 na kabahayan ang tinupok ng apoy sa Barangay 21-C at Barangay 22-C Piapi Boulevard, Davao City nitong Sabado, Pebrero 25, 2023, pasado alauna ng hapon. Ayon sa Davao City Fire District o DCFD, nasa 9 million pesos ang halaga ng nadamyo sa dahil sa sunog. Ayon naman sa investigasyon na isinagawa rin ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Ricky Gantalao, 40 anyos. At dahil yari sa mga light materials sa mga bahay, mabilis lang na lumaganap ang apoy. Karamihan din sa mga residente ay walang naisalba na gamit. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa pangyayari. Sa pinakahuling tala na City Social Welfare and Development Office sa Barangay 21-C, nasa 603 na pamilya ang na-displaced. 355 dito ay mga homeowners, 181 ay mga sharers o nakitira sa iisang bahay, 118 ay mga renters at boarders. Samantala, 379 na pamilya naman ang na-display sa Barangay 22-C, kung saan ang 200 dito ay homeowners o house owners, 95 ay sharers at 150 ang boarders or renters. Tinitingnan din ng mga otoridad ang alegasyong mga bata na nagsunog ng wires para makakuha ng copper wire ang dahilan ng sunog. Nangalap pa ng sapat na ebidensya ang BFP 11 sa alegasyong ito. Nananawagan naman ng tulong ang mga nasunugan na nakasalukuyang sumisilong sa mga gymnasiums ng lungsod. Kailangan nila ng ready-to-eat na pagkain, bottled water, hygiene kits at sleeping materials. Samantala, isang fire truck naman natutulong sa nang romesponde sa sunog ang nadisgrasya sa likurang bahagi ng Magsaysay Park patungo sa nasa pinangyarihan ng sunog. Agad namang nailigtas ang mga bomberong sakay nito na nalapatan din kaagad ng first aid ng rescue team. Mula dito sa Davao City, para sa Mata ng Agila, ako si Noreen Igonia, matatag, matapang, matapat.